Bayang kahapon po, nakita nyo ang Kalawit Island na tinaguriang Little Africa ng Pilipinas kung saan matatagpuan ang ilang hayop na sa Africa lamang makikita. Apat na dekada na ang mga hayop sa isla ng Kalawit. Pero nanganganib pa rin ba ang mga ito? At ano-ano ang mga kakulangan na nais masolusyunan ng pamunuan ng Kalawit? Alamin natin yan sa muling pag-patrol ng KSP, Kabayan Special Patrol. Sa kabila ng gandang taglay ng Kalawit Island, hindi mawala ang iba't ibang problema. Ang ginagamit na safari jeep ng park para sa mga turista ay lumang-luma na at wala ring makinarya para putulin ang masukal na damuhan. Dapat tinatanggal din? Cut, oh. Para mag-provide yung new shoots. Yun ang kanilang kakainin. Ay hindi nagagawa? Wala po, sir, dahil wala tayong equipment. Ayon kay Ginoong Froilan Sariego, simulaan nang dumating sa Kalawit Island ang mga hayop na galing Kenya, hindi na nasundan pa ang pagpapadala ng giraffe at zebra sa isla na ngayon ay puro island-born na o sa Kalawit Island na pinanganak. Kailangan natin mag-infuse ng new bloodlines dahil ang inbreeding, darating talaga yan sa kanila. Sa mahigit 3,000 hektaryang lawak ng Kalawit Island, aminado ang pamunuan nito na nahihirapan silang i-monitor ang mga hayop dahil 24 lamang silang empleyado dito. 26 na taon ang nakalilipas, may mga antelope na waterback at elan pa ang nakuna ng MGB. Ngunit ngayon, mailap na at nagtatago na umano sa kagubatan. Anong pinaka factor na talagang magtataboy sa kanila? Ang isa dyan, sir, talaga, yung presence of people. Ilan rin sa mga hayop na minsang nanirahan sa Kalawit Island ay nawala na rin tulad ng bearcat, gazelle, tobis at impala. Ang isa sa itinuturong dahilan ay ang pangangaso. Patunay dito ang mga snare traps o bitag na natatagpuan sa isla. May mga hunting na talaga na napatunayan kayo. Yes, sir. Isang giraffe na amputated tail. Oh. Ang tingin namin doon talaga, tinaga yun. Ano pinakakaraniwan? Kalabian deer at saka itong wild pig. Ang itinuturong nangangaso sa mga hayop ay ang mga residente ng isla. Ang katutubong tagbanwa ng Balik Kalawit Movement o BCM. Pero, giit nila, hindi sila ang mga nangangaso o pumapatay sa mga hayop. Kung ang interest po namin ay patayin yung mga hayop, siguro hindi na nakarating ng 20 at 30 years. No? Alam din po nila yan na may mga pumapasok din po dito. Dayo. May mga dayo po talaga. Nang ideklara bilang Game Reserve at Wildlife Sanctuary ang Kalawit, nirelocate sa Halsey at Burabod sa Culion, Palawan ang mga orihinal na mga naninirahan sa isla. Ngunit noong 1986, nang mawala ang mga Marcos, nagsimulang bumalik sa Kalawit ang mga tagbanwa upang dito muling manirahan. Marso 2008, nang bigyan ng NCIP ng Certificate of Ancestral Domain Title ang BCM para sa pagmamayari ng inilaang bahagi ng isla, na ngayon ay mahigit 200 pamilya na ang naninirahan na karaniwang nabubuhay sa pangingisda. Minsan nakikipag-access kami, nakikipag-network sa mga NGO, mga project, livelihood project, sa mahanamananay, mayroong mga sa handicraft. May eskwelahan na rin mula kinder hanggang grade 8. Pagkatapos ng second year, saan sila nagpupunta? Sa iba na pong lugar. At dito na rin sa eskwelahan kami nagsalo-salo sa isang boodle fight. Hinihiling naman ang pamunuan ng Kalawit na magkaroon ng wastong paghahati sa lugar ang mga hayop at ang mga tao. Hindi naman natin nila lahat na gumagawa. Pero mayroong mga tao talaga din naman na naninira din talaga. Natatangi sa buong bansa ang Kalawit Island na pwedeng may pagmalaki bilang tourist attraction kung ito lamang ay lubos na mapoprotektahan at mapapangalagaan. Ito ang pinagdaanan ng Kalawit. Noong 1976, ang pangangalaga sa Kalawit ay nasa ilalim ng Ministry of Natural Resources
yung DNR ngayon. 1981, napunta ito sa Presidential Committee for the Conservation of Tamaraw. Wala namang Tamaraw doon. Nailipat sila sa Office of Muslim Affairs and Cultural Communities noong 1984. Sunod po ay sa Conservation Resource and Management Foundation noong 1985. 1995, nang gumawa ng sariling kooperatiba ang pamunuan ng Kalawit. Nailipat naman ito sa Palawan Council for Sustainable Development noong 1997. At noong 2009, napunta na pangangalaga ng Kalawit Island sa Office of the Governor ng Palawan hanggang ngayon.